Hi, welcome back mga meme dito sa YouTube channel ng mga taong mahiling magpabuenas, mahiling gumawa ng mga pampaswerte at positibong-positibo. Ngayon po ay Tuesday and it's a brand new day, kaya ngayon po ay gagawa naman po tayo ng isang napakabisang orasyon o ritual para naman po tayo ay maka-attract na naman ng lahat ng mga positive energies para tayo ay daluyan pa ng mas marami pong kaswertihan, ha mga meme? Kasi sa panahon ngayon, sobra-sobra pa rin ng crisis na ating nararanasan dahil dyan sa pandemic na ating pinagdaraanan ngayon. Naku po, Sus Mari Jose. Po'y negatibong-negatibo, ha mga meme? Kaya yan po ay ating kontrahin. Ay, tayo po ay gumawa ng mga iba't ibang paraan para naman yung lahat ng mga kahirapan na yan at mga misfortune na yan ay ating maiwasan, ha mga meme? Ngayon nga po mga meme, ay gagawa tayo ng isang napaka-simple pero napaka-epektibong ritual para naman tayo ay biyayaan ng lahat ng kaswertihan ng buhay, ha mga meme? Kung gusto nyo pong malaman kung ano po ang ritual na ito, ay panoorin nyo lang po ang video kong ito. Pero dun po sa mga bago pa lang po dito sa channel ko, at kayo po yung napadaan lang dito, ha mga meme? At kung magugustuhan nyo rin lang naman po ang mga videos ko, wag na kayong mahihiya, ha mga meme? Basta't kayo po yung mag-subscribe at i-click po ang aking notification bell para naman ma-update naman po kayo kapag may mga bago po akong uploads, ha? O, sige, go! Tapos na po. O, so yun. Kasi dito, alam nyo ba mga meme? Tsak, suswertihin kayo. Aww. And so yun na nga po mga meme, ha. Good morning po at isang mapagpalang umaga naman po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes, ha, at ito'y napakainam na araw para tayo naman ay makagawa na naman ng isang bagong ritual para tayo ay maka-attract pa rin ng mga bagong kaswertihan, ha mga meme. Para po tayo daluyan pa ng mas marami pang mga positive energies para tayo ay, Sus Mari Jose, makahatak na naman ng bagong mga fresh na kaswertihan. Yan po ang gagawin natin ngayon. At ngayon nga po ay ibibida naman po natin ngayon ang kapangyarihan at ang power ng tanglad. Inako po, Sus Mari Jose. Kayo po ba'y nakakita na ng tanglad, mga meme? Sus Mari Jose. Dun sa mga hindi pa po nakakakita ng tanglad o hindi nakakaalam kung ano po yung tanglad, ito po yon mga meme. Inako po, Sus Mari Jose. Yan. Ito po siya. Ang tanglad po ay ang lemongrass na tinatawag, mga meme. Ito po ay isang klase ng grass po, ha mga meme. Ito yung isang klase po ng grass at ito yung sinasabi rin napakainam na herbs. Ito po ay isa ding herbs na ginagamit din ng mga pampalasa sa ating mga lutuin. Kung kayo po yung mahilig maglitsyon, ito po yung inilalagay doon sa tiyan ng baboy pagka tayo naglilitsyon, di ba mga meme? At yung sa mga andok baga, yung mga nililitsyon ng mga turkey. Jesus Mari Jose, turkey talaga, ha? At ito yung napakasarap din sa bulalo at sa tinola, ha mga meme. Minsan ito'y nakakakitan po ako ito sa sinigang. Inilala ko din nila sa sinigang. Pero alam niyo po ba, ito'y napakasarap na ginagawang tea, Sus Mari Jose. Dahil alam niyo po ba, na napakarami pong health benefits ang tanglad o lemongrass. Dahil ito po yung sinasabi na napakainam po doon sa mga iba't ibang klaseng sakit, ha, natin sa katawan. Ha, mga meme, hindi lang ito ba sa pangsangkap sa pagluluto natin ng mga lechon at mga bulalo tinola, ha. Ito rin pala ay gamot, mga meme. Dahil alam nyo po ba na napakarami pong mga pong sakit ang pwede niyang magamot. Alam nyo po ba na ang tanglad po ay sinasabing napakainam doon sa mga napakaraming mga sakit-sakit na pwede nating maramdaman. Katulad po nung mga arthritis, yung mga hypertension, kung matataas po ang dugo ninyo, yung kayo po ay may mga creatinine, yung may mga sakit kayo sa bato, sakit sa atay, inako po, Sus Mari Jose. Yan, mag-iinom po kayo nito yung tea na lemongrass. Ito po yon yung sinatawag na lemongrass. Kasi ako po noon ay naka-order nito. Pagka mahal-mahal nito sa hotel, kasi po noon ay sa Tagaytay po, ako po ay naka-order nito noon sa isang hotel doon. Abay, umorder ako nung lemongrass tea. Sabi ko, lemongrass tea, please. Sabi ko ganyan. Aba, ang isinerve sa akin baga ay yung salabat ata. Iyon. Sabi ko, ano ba yan? Parang luya ata yung na pinakuluan. Sabi, hindi po, sir. Yan po yung lemongrass tea. Sabi niya ganun. Kaya ang ina-expect ko, yung parang ganito, yung lemon talaga na lemon na tea. Yung parang cold tea. Aba, binigay sa akin, yung mainit na parang salabat baga, hindi ko maintindihan kung ano yung itsura nung lasa noon, Sus Mari Jose. Pero alam niyo po ba na nung natikman ko ay napakasarap naman at talagang
Suting na suting. Kasi alam niyo po ba na sinasabi na ang lemon daw po ay napakarami talagang health benefits sa atin. Lalong-lalo na kung kayo po ay nakosos Mariosip, isa napaka-the best dito sa lemongrass tea na nakakapagbigay ng kaswertihan, ha mga meme? Yun nga, kung kayo po ay may mga sakit-sakit nga sa katawan at yung parang may nabubulok-bulok na doon sa inyong mga tiyan, nakosos Mariosip. Kasi nga po, alam niyo po ba, na kapag kayo daw po ay nagiinom ng tea, ito po ha, ng lemongrass tea na ito, yung pinakuluan, kayo po'y magpakulo lang nito sa gabi at ito'y inumin nyo bago kayo matulog. Alam nyo po ba, nagigising kayo sa umaga na hindi magiging amoy imburnal na galing sa impyerno yung mga hininga ninyo. Yung po bang parang, minsan di ba pagka tayo gigising, parang panis naman yung ating ano, hininga bagay. Yun, kasi sa dami ng mga kinain natin nung nagdaang gabi, halimbawa kung ang mga ulam natin ay yung mga talagang mga lechon, yung mga seafoods, at talagang tayo ay nag-iinom pa ng mga red horse, tapos tayo ay sobra-sobra mga kolesterol lang mga kinain natin, yung mga matataba. E pag umaga, e pang ang hinga natin ganyan, e parang nako, hindi malaman kung saang imbornal na impyerno ng gali. Pero alam niyo po ba mga meme, kapag kayo po ay uminom nito sa gabi, nako, pagising niyo sa umaga, ay nako, napakalight po ng pakaramdam ninyo. Kasi po ito po ay lagi ko rin ginagawa. Ako po talagang nagiinom po nito. Minsan po ito pong iniinom ko, or minsan naman po yung pong turmeric tea. Yan, napakainam po ng mga herbs na yan. Yang luyang dilaw at saka ito, nako po parang nako. Sabi ko sa inyo, ito pa lang, dito pa lang ha mga meme, swerte-swerte na kayo. E di lalo pa pagka po ito'y ginamit nyo na pangpaswerte at panghatak ng mga lahat ng kaswertihan. E di lalo pa kayong naminana. O e doon na lang sa ating health, e maswerte-maswerte na yung kapag gumanda ang ating pakiramdam, di ba ga? O di ba ga'y pagkagising natin talagang fresh na fresh ang ating mga hiniga at talagang tayo'y parang napakasarap-lap-lapin sa umaga dahil fresh na fresh ang breath na natin. Nako po, Sus Mariosep. Parang sinasabi na, di parang sinasabing, I woke up like this. Talagang fresh na fresh. Oh, yan po, mag-iinom po kayo nito. Talagang napakainam po nito. At bukod nga po sa nakakapagpa-fresh po ito ng hininga, alam nyo pa kung ano pinaka-the best. Ito po ay nakakapagpa- Slim! Oh, naku, Smarios, balik, alindog. Wow. Talaga. Di ba ga, napakainam. Eh, dun pa lang, sumeksi kayo. Eh, talagang swerte-swerte na kayo. Oh, di ba ga. Oh, siya, uminom kayo nito, ha, mga meme. Pero hindi naman po natin ito ipinoflaunt ngayon, no? Binibida. Para ito po ay laklakin ninyo, ha, mga meme. Laklakin talaga. Ito po ay gagamitin natin na pangpaswerte. Ritual, gamitin natin isang cup na pampaswerte, ha? Para tayo maka-attract pa ng dagdag na kaswertihan, ha mga meme? Kasi nga po, dahil sa sobrang hirap ngayon na ating pinagdaraanan dahil nga po sa pandemic na ito, kailangan pa rin natin talagang gumawa pa ng dagdag na kaswertihan. At yun na nga, ito po ang ating ibibida ngayon, ang tanglad. So, paano po ba ang pagganap nito? Ito po, kakailangan lang po natin ng isang puno ng ganto. Ito po, kasi po kayo nanguhan na nga dito kanina sa garden, kaya medyo tuyo-tuyo na. Kasi po kayo may tanim po nito. Madali lang naman po itong tumubo. Kayo po'y bumili nito sa palengke. Ito'y murang-mura lang. Kayo makakabili ng ganto, 5 piso, isang ganto na. Kailangan po'y may ugat. Kaya kukunin nyo po, kapag gagawa natin itong ritual na to, kukunin nyo po ay may ugat. Kasama po yung ugat. Bubunutin natin, ha mga meme. Pwede naman po kayo makabili ito sa palengke. Murang-mura lang naman po ang tanglad. May nagbibenta po ng ganito. Yan po. Para siyang kugo, no? Ganyan siya kahaba. Yan, mga meme. Magtanong-tanong lang po kayo sa palengke. Sabihin nyo, meron po ba ditong tanglad o yung lemongrass? Kilalang-kilala po ito sa palengke kasi po ito paglaho talaga sa mga lutuin. Yun mga tinola, mga bulalo, yung mga lechong manok ng andoks. Ito yung ginagamit po nila. Yan, mga meme. Sus Mariosep. O, so paano po ang pagganap ng ritual na ito? Ito po ay gagawin natin tuwing araw ng Martes at Biyernes, ha mga meme? Pero pwede rin po natin itong gawin ng Linggo. Pero sinasabi sa paggawa nga po ng mga gantong ritual ay napakainam po kapag ka Biyernes, ha mga meme? Ano po ang power na maibibigay nito? Ito, alam nyo po ba na napakainam nitong maka-attract ng mga positive energies para tayo ay daluyan pa ng mas marami pang kaswertihan at itataboy rin ito at wawasakin ito yung mga negatibong enerhiya na bumabalot sa ating bahay. Yung nagpapahirap baga sa atin, yung mga nagbibigay sa atin ng mga kahirapan, mga misfortune at mga sakit-sakit, yung mga problema sa buhay, mga utang, yung mga hindi nababayar na utang, ay yan ay tatanggalin itong
dahon ng tanglad, ha mga meme. So paano ang pagganap yon? Yun na nga, tayo ay haharap po sa silangan mga around 6:30 hanggang 8:30 ng umaga, at tayo po ay mag-aalay ng konting panalangin at petisyon dito, mga kahilingan natin, ha mga meme. So anong gagawin natin dito? Yun, pagka kayo nakakuha po ng ganito po yan, ganyan na itsura niyan, ha mga meme. Ito hindi bansa natin ito isasabit, ha. Ito po ay if tatay natin. So ganito po, tuturuan ko po kayo ng pagtatayan, ganyan po. Kapag kayo nakakuha ng ganito, kasama po ang ugat, yan po ay igaganyan ninyo. Tapos ipapasok ninyo yung kamay niyo ganyan, tapos ibebent natin ito, at ito po ay itatali natin ng 7 beses, ha mga meme. 7 beses para swerte. So yun na nga, oh. So ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan po, ganyan. O, yan, di 7 ikot na po siya. 7 knot po ang tawag dito. 7 ikot. Ito o, ganyan po. 7 ikot po o 7 loops, ha, papasok sa atin. Para papasok po ang gracia. Papasok ang kaswertihan, ha. Kasi ito, pipetition nga po pang kaswertihan. Sa last po na pag-ikot natin, sa ika-7, ito po ay may butas pong ganyan. Yan, magtitira tayo ng butas na ganyan. Yan. Ito po ay isusuot natin dito yung pinakadulo nito, mga meme, ha. Ganyan. Ibubuhol natin ito. Yan. So, ipapasok nyo lang pong ganun dito. Papasok nyo lang ganyan. Yan. Pagkatapos, ito po hihilahin yung pataas na ganun. Yan. Ayusin nyo lang po, ha, mga meme. Para maganda naman. Yan. So, eto na. Eto na yung loop natin. O, eto na yung tie natin ng lemongrass. So, ito po ang talagang, ito po ang gagamitin nating panghatak ng sweto. Anong gagawin natin dito? Tayo po ay kukuha ng ribbon na pula, ha mga meme. Ganito po. Yan. Maikli lang naman po. Tapos po ito tatalian natin sa kanyang katawan ng telang pula, ha mga meme. Riribunan natin siya kasi alam niyo po ba na lahat ng mga ritual na ginagamitan ng ribbon na pula ay na-activate niya para mas maging powerful ito at mas maging maswerte at makahatak pa ng lahat ng kaswertihan, ha mga meme. Yan. Kasi sa Chinese po ang mga ribbon na pula, yung mga envelope na pula o mga telang pula ay swerte po yan, ha mga meme. So yun, ganyan po. O anong gagawin natin dito? Ito po ay paarawan natin mga around mga 15 o 30 minutes lang po, paarawan natin siya, i-activate natin sa sasinag ng araw, ha mga meme. At pagkatapos, ano pong gagawin natin dito? Yan, ganyan po siya. Ito po ay isasabit natin sa ating mga pintuan o mga bintana, at pwede rin po natin itong ilagay sa ilalim ng ating higaan o mga kama, ha mga meme. Bakit? Kasi ito po ang kokonta sa lahat ng mga negatibo na bumabalot nga sa atin. Kung halimbawa yung may mga palipadhangin nga, may mga ganyan, may mga bulong-bulong kayo, may mga sumpa kayo, ganyan. O yung may mga kulam at barang, kasi takot po dito ang mga kulam dito sa tanglad. Ito po ay isang halaman na kinaiinisan nila, yung iniilagan nila yung mga dahon ng ganito. Ito po yung isa din sa pangontra dyan sa mga barang at kulam, ha mga meme. Kaya ito po yung napaka-epektibo na pangontra. Pero ito po yung nakakapag-attract din ng kaswertehan dahil lang aroma ni po nito. Inako po, Sus Maria Josep, ang bango talaga niya. Inako po, ito talaga yung a-attract na agad. Yung amoy pa lang niya, i-attract na agad po ng kaswertehan, ha mga meme. Ito po yung isabit natin sa ating mga pintuan o mga bintana. Lahat po ng bintana natin ay sabitan po natin ito. Yan, mura lang naman po ito. Isang ganito po, 5 piso lang sa palengke. Kayo po yung magtanim kasi nito. At madaling-madaling lang po itong mabuhay at madaling-madaling kumapal. At alam niyo po ba mga meme, may isa pa po itong napakabisang nako power, ha mga meme. Kung kayo po ay makakaatika o makakakuha ng bulaklak ng tanglad, inako po yan, nako. Yan po yung isa sa mga pinasasabing napakabisang sangkap na nakakapagdala ng kaswertihan. Kung kayo po yung meron yan, inako po, parang napakagaan po ng pasok sa inyo ng lahat ng mga biyaya ng buhay. Yung bagang kung kayo po yung mga negosyo, talagang kayo talagang dadagasain ng mga parokyano ninyo at mga kliyente ninyo. Talagang kayo ay bebenta talaga ng sobra-sobra. Talagang lalago ang inyong mga negosyo, Sus Maria Josep. Kasi ako po yung may kilalang ganyan eh. Meron siyang hawak na bulaklak ng tanglad. Eh dati po siya eh nagtitinda lang po sa palengke. Ganyan. Kasi dati po sila po ay nagbebenta lang po ng prutas sa palengke. Aba, eh ngayon naman po eh nako, napakaganda na ng bahay at ang dami ng sasakyan. Ang dami na ngayong mga negosyo at meron na sila ngayong pabrika.
Oh, yan. Dahil lang po sa bulaklak ng tanglad. Kapag kayo po yung nakakuha oh. noon, ay itago ninyo. Huwag nyo ipangangalandakan, ha, mga meme. Huwag nyo ipagkakalat o huwag nyo ipangpaparangya. Inako po, sus Mariosip naman. Yan po ay sikretong malupit lang, ha, mga meme, kapag kayo gumagawa ng mga gantong mga pangpaswerte. Huwag nyo ibibida na ako'y gumawa ng ganyan. Ito ako tinuruan ni Rico Morin ganyan. Nako, yan po ay isipin niyo yung mga bunganga ninyo, ha, mga meme. Baka naman kayo gawa nga ng gawa ng mga pampaswerte. Kayo na may bida naman ng bida sa mga beses ninyo na mga, yun nga, mga palingharap na kinokontra naman. Baka kayo may inuutog nun. Hindi umeepekto yung mga ginagawa ninyo mga pampaswerte. Kapag kayo po gumawa ng mga gantong pampaswerte, eh itago ninyo, ha. Isikreto nyo po, huwag nyo ipangangalandakan. O kasi nga po, ito po ay sikretong malipit. Ang mga paggawa po ng ganito ay hindi po talaga ibinibida o ipinangangalandakan. Dapat nga po ito'y gagawin ninyo nang walang nakakita at kayo lamang po talaga. At dapat ito'y gagawin ninyo nang taus-puso talaga sa inyo. Yung pagganap, ha, mga meme. Yan. Nako, para ito'y tumalab. Kasi yung iba'y nagtataka, bakit daw sila'y gumawa ng ganito, gumawa daw ng ganito. Hindi naman daw tumatalab. Sabi, parang wala naman daw epekto. Eh baka nga kasi po, balim nga po ang paggawa ninyo. O baka nga, yung may nakausog, baka may nakakita, o baka ibinida ninyo. Kaya yung mga bunga nga ninyo, isiper ninyo, ha? Sus Marios. So yun mga meme, ha? Ito po'y gawin ninyo at makikita nyo. Makikita nyo kung ano ang magiging pagbabago sa buhay ninyo, ha mga meme? Yan, gawin po natin ito kasi ngayon sa hirap nga ng buhay ngayon, kailangan po natin talaga gumawa ng mga gantong pampaswerte, ha mga meme? Subukan nyo pong gawin ito mga meme para makita nyo naman kung ano po ang maidudulot nitong kaswertihan at pagbabago sa buhay ninyo. O so yun po mga meme, sana po'y may nakuhan naman kayong mga bagong idea at bagong kaalaman sa pagpapaswerte, ha mga meme? With that mga meme, keep safe and God bless. Bye, and before we end up mga meme, magsha-shoutout po muna rin tayo ng ating mga masugid na mga subscribers. Shout out kay Mr. Rafael David Gonzalez at kay Miss Leigh Arante ng Bukidnon. Shout out din po kay Miss Florencia Jeronimo at kay Miss Marichu Ngit-Ngit. Shout out din po kay Miss Che Quazon at kay Miss Adelaida Ocano at Ocano Family. At sina-shout out rin po si Miss Hilda Garcia ng Davao City at Qatar. Shoutout din po kay Miss Izzy Sancha at kay Miss Laila Lambit ng Dolores Quezon. At shoutout din po kay Miss Minda Riola. Shoutout din po kay Mr. Miguel Aurelius at Miss Nerissa Pila. At sina-shoutout ko rin po si Miss Lani Duday. Mega shoutout din po kay Mr. Calvin Alvarez at kay Miss Marites Villanueva. Shoutout din po kay Miss Bubut Ramirez. Shoutout din po kay Miss Milagros Kanda. At bago po tayo magtapos ay magpapasalamat po muna ako sa inyo lahat mga meme na walang sawang tumatangkilit at sumusubaybay po sa ating channel na ito na Rico Mori Official dahil ngayon po ay magka-countdown na po tayo ng ating first 100 subscribers. And with that mga meme, keep safe and God bless. Bye mga meme!